Isang mapagpalang araw po sa atin mga kabayan at nandito po tayo ngayon sa San Juan City at bibisitahin po natin, sisilipin natin itong Marcos Mansion nga po dito. So ito makikita natin, napakaganda dito sa labas lalo na siguro sa loob na to. Oh grabe, talagang napakaganda dito. Yung makikita natin yung mga poste, mga adobe. Naman po natin ngayon na pumasok dito sa loob. Grabe, napakaganda dito at malamig po yung paligid, ano? Oh, laki. Dito po lang, oh. Lalaki ng mga kahoy na to. Siyempre, papasukin din po natin itong loob ng bahay na to. Pagpasok pa lamang po natin dito sa pinto, ayan, makikita po natin itong mga Pilipinyana barong dito po na nakadisplay. No? Ito po ata yung dating gamit pa po ni First Lady. Ayan, dito naman yung mga lumang upuan. Hindi ko lang po sure kung saan po ito ginamit nila. No? Ayan, dito din, meron din po ditong makikita tayong altar. Sisilipin naman natin itong kwarto na kung saan nakalagay ang mga sapatos ni First Lady Imelda Marcos. So ayan, pagpasok pa lang natin dito, makikita na natin yung mga Pilipinyana ni dating First Lady. Ayan, at ang barong naman ang ating former President Apolacay. So papasukin naman natin itong mga pares ng sapatos po dito na marami din pala ito, mga sandals. So ito po yung loob po dito. So hanggang dito lang naman po tayo sa loob na to. Ayan, makikita nyo po yung frame dito ni Madam Imelda na napakaganda pala nito nung bata pa mga kabayan. Try naman natin pasukin itong kabilang kwarto na to. Ayan, tingin ko papunta na po sa labas yan. At dito, ayan, ganun din po, no? Makikita natin yung frame, mga dati pong damit ni First Lady. Ayan, at itong piano, ayan, may mga picture pa dito. Hindi ko lang kilala kung sino ito, no? Ayan, sa mga nakakilala niya, sino po kaya yan? Sa mga anak po ni Ferdinand Marcos Apolacay. So, ito. Ito, lumang-luma to, President of the Philippines. So, tingin ko isa sa mga uniform ni former President Apolacay ito. Ayan. So, makukulay na mga gown o mga Pilipinyana. Ayan, ito din yung isa sa mga suot din ni... diba? Ganda po. Ayan. Try din natin pasukin itong kabila na to. Yung pagpasok natin dito, makikita natin yung kulay pink na Pilipinyana. Oh, dito rin pala. Oh, marami rin palang mga gamit dito na luma na rin. Ayan. So, mga Pilipinyana. Mostly, no? Madami dito yung mga gamit po ni First Lady. Ayan. Ito, mga lumang upuan. Hindi ko alam kung ano to. Tray ata yan o patungan ng kung ano man. Ayan, mga butas-butas na rin yung mga upuan na makikita natin. Ayan. Ayan.
Grabe oh. Makaluma mga gamit nila, makikita rin natin dito. And kung sa Batak, makikita natin yung mga ibang mga gamit din nila, no? Ayan, at i-explore ko pa kayo dito. Ayan, dito naman, makikita rin natin itong mga picture dito. So, maraming mga picture na naka-display din dito. Ayan, so piano din pala ito. Ito rin, no, makikita rin po natin dito. Itong table set na ito na luma na rin, no? Talagang sobrang tagal na rin yung mga naka-display dito. At yun nga, naitanong ko kanina, hindi na raw pala ito tinitirahan nila dito. So dito, may mga frame din, no, na makikita natin. Uy, si Prince Charles ata ito. Yan, kasama si former First Lady Imelda Marcos. Oh, 'di ba? Ganda ng mga naka ano dito nila oh. So 'yan po yung makikita natin dito sa loob. Hindi natin lahat ma-explore ito kasi sarado yung ibang area, no. Pero ayan, at least kahit papano, nakasilip man lang tayo no, sa ibang mga lugar na pwede natin mapuntahan dito sa bahay mansion ng mga Marcos sa San Juan po. Ayan. So, dito naman, titignan natin yung labas. Ayan, ito yung sitwasyon dito sa labas ng bahay nila o sa mansion na to. Ayan, medyo may kalawakan pa yung space, no? Ayan, siguro dito mag-gathering, meeting. Ayan, kasi meron ding parang covered ano dito mga kabayan. Ayan, makikita natin dito. Ayan, medyo malawak pa talaga, no? Grabe. Ayan, try natin i-explore pa dito sa baba kung anong makikita natin. Kasi napakalawak pala na itong mansion na to. Pero ito mukhang bago na lang ito. Ayan, pero hindi na tayo bababa doon, no. Hanggang dito na lang muna tayo. Ayan, may nakalagay pala, oh. Bongbong Marcos 2022. Ang ganda ng mga upuan, no. Hello po. Ayan, ito rin, no, kung makikita nyo mga kabayan, kung nanood na po kayo ng Made in Malacanang, napansin nyo ba itong area na to? Grabe, no? Parang ito na yun eh. Ito yung lugar na yun eh. Na nag-shoot sila. Diba? Kaya ganito po siya kalawak. Ayan sa taas, sarado po kasi sa taas. Hindi na tayo makaakyat dyan sa taas. Pero ayan po yung itsura na makikita natin dito sa labas. Ayan. Napaka-elegante nung itong chandelier. O chandelier ba tawag dyan? O, diba?